Halos 20 iskultura inilubog sa karagatan ng Currimao, Ilocos Norte para sa underwater museum. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Naging makasaysayan ang dinaklisan festival ng Currimao, Ilocos Norte dahil highlight dito ang pagpapalubog ng nasa 18 sculptures ng mga kilalang artist para sa proyektong underwater museum. Sa tulong ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, isinakay ang mga sculpture sa barkong BRP Waray LC-288. Inabot ng 2 araw ang pagpapalubog ng sculptures sa layong 200 meters mula sa shoreline at tinatayang 20 meters ang lalim. We have to improve the fish population in this area. So it's actually marine regeneration. The selection of the site was a combined effort of the marine biologist of the College of Aquatic Resources and Technology of MMSU, right? Pero syempre, kinonsider din natin yung technicality sa ilalim niya, actually. So ano siya, parang triangular na ganun, tapos every 10 meters yung pagitan ng bawat sculptures. Isa sa mga artist ng pinalubog na sculpture, si Agnes. First time daw niyang makagawa ng sculpture mula sa semento na pinalubog sa dagat. Meron siyang apime beauty na ibibigay sa'yo para ma-inspire ka ulit na ibalik mo yun sa nature. Kasi ang dami na nating tinanggal sa kanya, di ba? Our way of giving back is through art, because we're artists. Nasa 12 tons ang bigat ng mga sculpture. Pinag-aaralan na ang implementing rules and regulation para sa mga nais mag-dive sa lugar. Dinaluhan ng government officials at environmentalists ang aktibidad na itinuturing na bagong tourist attraction ng Ilocos Norte. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.